Okay, so good morning ulit mga ka-otol. Welcome back to my YouTube channel. Sa araw po na ito is magluluto naman tayo ng tinola. Okay, so part 2. Kasi nung last year nagluto ako, hindi maganda yung pagkakagawa ng video. Kulang ko lang siya. So ito bubuuhin natin. Okay, so ito yung mga main ingredients natin sa part ng ating tinola mga ka-otol. So kailangan natin ng manok syempre. So, yung nakaraang taon is native yung ginamit natin. Mga inahin yun. So, ito binili lang natin diyan sa palengke. Ito yung magnolia. So, part siya ng hita. Siyempre, gagamit tayo ng papaya. So, isang buong papaya na tama lang ang lakay ang ginamit ko dito. Okay, so, iniwahiwa na natin yan. Tinanggal na ng buto. Yan, gagamitin natin dahon na panlagay diyan is dahon ng malunggay. Okay, so kung wala kayong dahon ng sili, pwede kayong gumamit dito. Dahon ng malunggay. Okay, siyempre gagamit tayo ng bawang, 3 piraso o 3 butil, luya, tsaka sibuyas. Kalahati lang yung ginamit ko. Siyempre gagamit tayo ng tanlad or lemongrass. Siyempre yung mga pampalasa natin, gagamit tayo ng paminta, bitchin, asin. So, lagyan natin ng konting magic. Then, titignan natin mamaya doon sa loob ng ref kung meron pa rin tayo ng more chicken cubes din. Nakakatulong siyang pagpadagdag ng pampalasa. So, let's go mga ka-otol. At umpisa natin ang pagluluto. Enter muna tayo mga ka-otol. Let's go! Okay, subuksan na natin ang ating kalan mga ka-otol. Then maglagay tayo ng konting mantika. Mas hintayin lang natin uminit mga ka-otol yung mantika natin. Then ilalagay na natin yung ating sibuyas, bawang, tsaka yung luya. Sisiligin na natin yung ating luya mga ka-otol. Natin yung ating sibuyas. Ilagay natin yung ating bawang. So, hintayin lang natin mag-golden brown lang yung mga ka-otol. Then, ilagay na natin yung ating manok. Okay, so ilagay na natin yung ating manok mga ka-otol. Tapos siya lang natin siya. Yung sa medyo mag-brown yung kulay ng ating manok. Lalagyan na natin yung nagtubig na yan. Hintayin lang natin medyo mag-brown yung kanyang mga balat ng ka-otol din. Lalagyan na natin yung tubig maya-maya. So, isang lang medyo golden brown na yung balat ng mga ka-otol, is lagyan na natin siya ng tubig. Depende sa dami ng tubig na ilalagay niya mga ka-otol ha. Sa akin, hanggang kalahati nito. Tapos yan, isasabay na rin natin diyan, paglagay ng tubig, yung ating lemongrass or yung tanglad natin. So nakakatulong ito mga ka-otol sa pagpapabango ng sabaw at pagpapalasa ng mga sabaw niya. Kung wala kayong papaya, pwede nyong ilagay dito isayote. So isama na rin natin yan. So, hintayin natin yung kumulo at lumambot yung papaya. Lalagyan na natin yan ng mga pampalasa. Okay, so takpan lang natin yung mga ka-otol at lagyan natin ng takip.
hintayin lang natin kumulayan mga kaotol hanggang sa lumambot yung ating papaya. Okay, so ngayon kumukulo na mga kaotol, pwede rin natin lagyan ito ng mga pampalasa. Okay, lagyan natin ng paminta. Okay, so dapat dito mga kaotol is pamintang buo, so wala tayong buo, pwede na rin ito kahit durog. Lagyan natin ng asin. So, apat na maliit na kutsarang ganito. Ating bitchin lang. Kaya gagamit tayo ng Knorr chicken cubes. Kalahati lang yung lalagay natin. So, hintayin lang natin lumambot yung papaya. Tutusukin natin yan ng tinidor maya-maya mga kaotol. Kaya lang natin siyang kumulo ng kumulo. Okay, so maganda. Kumukulo na mga kaotol. Tingnan natin yung papaya kung malambot na. Isa. Okay, so malambot ang mga kaotol, bumabaw na yung tinidor. Then, lagyan na natin yung ating malunggay. So, hintayin lang natin mga luto mga kaotol yung ating malunggay din. Lagyan natin ito sa isang lalagyan at pwede na natin itong serve. So, titigman ko mga kaotol ako anong lasa ha. Sarap. Okay. So, takpan natin mga kaotol. Patayin natin yung apoy at hintay lang natin maluto sa init, sa sariling init yung ating malunggay. Okay, so after 1 minute mga kaotol, lagyan natin sa isang lalagyan, then serve natin itong ating tinolang manok, part 2.